Hey, what's up mga katams, mga tropo peeps? Magandang araw po sa inyo. Sana po lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Yun nga po, extend na naman ang quarantine natin hanggang May 15. So sana po lahat tayo sumunod sa batas. Wala naman tayo pupuntang importante, sa bahay lang tayo, no? So, hindi naman yung pag-uusapan natin yung gagawin natin, no? Unboxing ng Tamiya Mini 4-Wheel Drive Razorback, no? And today's po, April 27, birthday ko po. So, happy birthday to me, no? At napaka-special po sa akin to kasi itong Razorback na to ay matagal ko na pong gustong makuha. Sabi nga sa FB ko, giyang na giyang na ako makuha to at ma-setup, no? Tinaon ko lang siya na birthday ko para naman special para sa akin. So, ngayon gagawin natin, unbox natin siya kasi idol na idol ko itong Razorback na to. Kasi isa po ako rakista, batang 90s. Yung Razorback po sa Pilipinas, yung mga hindi nakakalam, I'm sure alam na nila to kasi sikat na banda sa Pilipinas. Isa po silang sikat na banda na rakista ng 90s hanggang ngayon. At idol po natin sila. So, shoutout po kay Kevin Roy at the rest of the boards, no? At sa lahat ng fans ng Razorback, shoutout po sa inyo lahat. I'm sure po, lahat ng Tamiya hobbies na rakista na katulad ko, I'm sure meron silang fit na ganito, no? Ito kasi yung bagong labas ng Tamiya, yung Violet Special na Razorback. So, itong pinuha natin. Kasi nga, nung last year ko lang nalaman na nagkaroon sila ng meron palang gawan Tamiya kit na ganito na Razorback. So, sabi nga si FBO, giyang na giyang na ako. Tinawin ko lang siya na birthday ko. So, sana po ha, samahan nyo ako, unbox natin siya. At today's no, birthday ko nga po. At kung meron man akong kahilingan no, sa birthday ko, kung bibigyan ako ng kahilingan ng Diyos natin, mga 3 wishes lang. Unang wish na sasabihin ko nga po sa kanya, sana nga po matapos na itong COVID-19. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam naman po natin maraming pinahirapan itong sakit na ito, itong epidemic na ito. So sana po matapos siya. Yung unang-unang kahilingan ko sa birthday ko, kung pagbibigyan ako ng Diyos natin. No? Yung pangalawa naman, yung wish ko, sana po lahat ng mga nagkasakit ng COVID-19 ay gumaling na po. Kasi alam naman natin na napakahirap ng kalagayan ng iba, no? So sana po gumaling na sila. Yun lang po yung hiling ko, yung una at saka pangalawa. Yung pangatlo naman pong kahilingan ko, ito po napaka-special sa akin din. Kasi sana naman po yung mga kaibigan ko sa FB at mga kaibigan ko at ikaw yung nanonood ka. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, sana po mag-subscribe kayo sa channel ko at hit nyo po yung bell. Para naman po updated kayo sa mga ibang gagawin ko pang vlog. At maraming salamat po sa Diyos natin kung pagbibigyan nyo. Sana nga po pagbigyan, no? So, stay lang po tayo sa bahay natin at huwag po tayong labagin yung batas kasi parang nga naman po sa atin yun, no? So, samahan nyo ako mga katams, mga tropa peeps. I-unbox natin itong Razorback. Tara na! Tara na mga tropa peeps, mga katams, unbox na natin siya. Yun, ito yung pinakagulong niya, tire. Ganda ng pagkakadesign, no? Makikita nyo may mga parang tunay na gulong. Tunay na gulong talaga siya, no? So nakakapanginahin siya yung trim. Maganda lang ito talaga pang ano, pang T-Mac kaya pang Pro Stock. Pag ganito kaganda yung tire mo, ang napang na-trim to. So I think super hard tires to, no? Super hard tires. Ito yung apat na gulong nya. So tabi natin siya na. Ito naman yung pinaka mugs nya, kulay gold mugs nya. Small mugs ang tawag dito eh. Six spoke sya kasi anim pinaka ano nya. Six spoke ang tawag dito. Ito naman yung pinaka chassis niya, pinaka pundasyon ng auto niya.
tawag sa chassis niya, FMA. Iba-iba kong kasing klase yung chassis niya sa mga di nakakalam, no. Yung karaniwan na chassis ng mga auto ko, mga Super X, Super 1, TCX, BC chassis. Ito, FMA chassis. Nasa harap din yung pinaka-makina niya, lagay ng makina niya. So, I think maganda naman siya. Mas maganda sana to kung naging violet din. Kaso gray siya. Okay naman siya. Mas maganda sana naging violet siya. Ito naman yung tail niya. Tail. Dito to nilalagay. Yan. Maganda sana yung violet din siya. So, okay din naman siya. Ito naman yung pinaka-gear niya. Kulay pula. Nagtaka lang ako kasi isang set lang yung gear niya ngayon. No? Tawag kasi sa gear nito, 4-2-2. Itong partner niya. Yan. Ito rin yung orange niya. Gear, yung pinaka-gear niya rin yan dito sa bagahe. Dito nilalagay yan. Eh. Yan yung orange niya dito. So, kabilaan dito. At ito yung pinaka-tornilyo niya. Maliliit. Ito naman, ito yung nilalagay dito sa gear. Itong maliit na to, ito yung nilalagay dito sa loob ng gear na to para kumapit dun sa pinaka-chassis niya. At kagandahan ngayon, meron na siyang motor nakasama. Dati kasi yung mga kit, pag bumili ka na isang kit, walang motor. Ito, meron siyang tinatawag na stock motor. Pero, tingin ko mabagal pa rin to kung gusto mo, bibili ka pa rin talaga ng motor na medyo maganda-ganda. Ito naman kulay blue na to, ito yung pinaka-grease niya. Ito yung nilalagay dito sa mga gear na to, sa mga di nakakalam. Itong pinaka-grease. Itong kulay itim naman, ito yung pinion gear na tinatawag. Pinion gear, ito yung nilalagay dito sa pinaka-motor, partner niyan. At ito naman po yung propeller shaft. Ito po, yung bro na to. Ito yung pinaka-propeller shaft niya. Ito naman po yung pinaka-shop, yung kabita ng mags. Ito. Apat na piraso yun. Yan. Ito yung pinakalaman loob niya, ng sasakyan niya. Yan. Ito yung terminal. Terminal niya. Dito yung daylan, but tatakbo yung auto mo. Pinaka-terminal niya. Lahat naman niya mahalaga. Ito yung pinakalaman loob ng auto niya. Kumbaga. Ito naman yung pinaka-cowl ng tinatawag niya yung cover. Ito yung tinatawag na Violet Special, no? Na cover niya ng racer back ito. Ito yun. Yung iba kasi, regular lang ito, tinatawag na special kasi clear siya. Kita mo yung talikuran, kita mo siya. Maganda siya tingnan. Nakapanginayang lagyan siya ng sticker, no? Ito yung pinaka-partner niya dyan. Ito. So, kaya tinawag na Violet Special. Clear. At ito naman yung pinaka partner nitong chassis. Yan, yun yung partner. Maganda siya, Violet. So, maganda sana kung lahat, Violet siya. No? Ito yung pinaka roller niya. Low friction roller niya. Ito naman yung nilalagay dito. Ito naman yung nilalagay sa makina niya. Ito. Dito ilalagay yung makina para ikabit dito sa ilalim. Ito yung mga Ito yung partner sa tail. Ito. Sa ilalim. Ito yung nilalagay dun sa gilid nito. Ito yun. Para sa shaft. Ito naman yung panlock niya. Itong panlock niya. Mga di nakakalam na. Ito naman po yung sa may makina niya para dito. Ayan, nilalagay dyan. So, I think maganda siya, no? Maganda siya tignan. Violet. Maganda sana kung naging violet lang din to. No, mga katas, mga tropa pips. Yan po yung laman ng natin. Isang buong kit. Ito. At ito yung sticker niya. Sticker niya. Hindi nga lang naging violet din. Kulay blue. So, I think malalagay ko lang dyan. Itong pangalan ng Razorback. Dito. Maganda naman siya.
Kasi nakakapanghinayang kung ilalagay mo lahat ng sticker niya, mawawala yung pinaka-violet special niya. So I think lalagay ko lang itong Razorback at saka ibang mga sticker sa gilid. Nakakapanghinayang kasi ilalagay mo lahat yan. Pinaka-sticker niya. Ito yung pinaka-guide niya. Magbubuin mo siya. Ito yung pinaka-guide niya. Pag di ka pa masyado marunong, titingin ka talaga sa guide muna para di ka malito. Ayan yung pinaka-guide niya. Step by step yan. May mga number. Ito yung pinaka-1. Number 1. May mga number to. Mga markings yan. Yan. Dito ka titingin para di ka malito. Ito yung guide niya para hindi ka malito pag titingin ka, pag bago ka pa lang. Yan. Ayan yung laman ng Tamiya Mini 4-Wheel Drive Razorback natin, no. So, salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox natin ng ating Tamiya Mini 4-Wheel Drive Razorback, no. Na Violet Special Clear. Yan po yung laman lahat ng isang kit ng Tamiya Mini 4-Wheel Drive. So, sa susunod, samahan nyo ako, no. Bubuin natin to. Papakita ko rin po sa inyo paano natin buuin. At kung gaano siya katagal, no. Para buuin natin. Salamat po sa inyo sa pagsama sa akin pag-unbox nito ngayong araw ng karawan ko, no. So, maraming salamat po sa inyo, Katams, Katropa Pips. So yun mga Katams, mga Katropo Pips, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox ng aking Tamiya Mini 4-Wheel Drive Razorback. Naibsan na po yung pagkaagiyang natin dito at okay na siya, sabi ko nga sa FB ko. Sige na, baka pwedeng pagbigyan kahit ito lang. So okay na siya, napagbigyan na. Isa po yung sa mga kanta ng Razorback. So salamat po sa pagsama nyo sa akin, no. Makinig lang po tayo sa pangulo natin, huwag muna tayo lumabas-labas kasi nga na-extend yung quarantine natin kasi medyo lumalayo yung ano, no. So sana nga po yung wish natin matupad. So stay lang po tayo sa bahay natin, no. Susunod po ang video natin, samahan nyo rin po ako po paano natin ito buuin at titingnan natin kung ilang oras natin siya mabubuo at samahan nyo po ako sa next video na gagawin natin. So salamat po sa inyo. At sana po, stay put lang tayo sa bahay. Kung wala naman tayo pupuntang Malaga, huwag na po tayo pasaway, no? Para nga naman po matapos na to. So, salamat po sa inyo at God bless po sa atin lahat.